pagkakasya ko. Napakasaya naman. Kasi bakit? Kapag galing ka talaga sa hirap, at alam na alam mo na umaangat ka, hindi pwede na ikaw lang ang umaangat. Kundi mang dadamay ka, tama ko ba? Salamat sa Diyos sa lahat ng mga nagtututa. Sa pangalan ko, tigilan mo na! Okay? So pangalan ko po talaga, Upline Richard Gomez.
pagkakata ko na kailuman ko na doon ko inuubos ang pera ko. Tapos yung magulang ko wala sa akin nga ron. Wala akong nakukuha kahit ano. Tapos every time na nalalasing na accident ako, sila pa rin yung tumutulong sa akin. Misa! Na tindera! Na pinilag ko na si Carillo at anak walang bumisita! Sumama ka dun sa may mga magagandang attitude. Walang iba, doktor. Kung sino sinasamahan mo, nagigigyon ka. Pag sumama ka sa lasinggero ka rin. Eh, sumama ako sa isang doktor. Kahit hindi mo kang doktor, naging mo kang doktor na rin. Nagpe-failure kami kasi nagtatarget kami 90,000 isang linggo, bumabagsak kami sa 60,000, sabi ko okay na. Parang ka naman, sabi ko, mahal target tayo nito, bumabagsak kami, pero at least sabi ko okay na. Sabi ko, abangan nila, lahat ng negatibo, mapapasali na natin. Eh yung ating ka, napasali, negatibo ka kaya. Gusto kong gayahin, no?
Yung positive at saka negative. Dapat maunawaan mo to. Paboritong kwento ni Abraham Pinto. Kaya kanina pa lang nagpa-practice ako. Alam mo kung bakit? Merong dalawang tao, ahente ng sinelas. Ang sabi nung isa, nung boss, "Hoy, pumunta ka ng Mindanao at ikaw ay magbenta ng sinelas." Yun yung negative. Pag ano pa lang niya, sa aeroplano, pagbaba pa lang niya, sabi niya, "Boss, iuwi mo na po ng Manila." Bakit naman? Sus Mariusip yung mga tao dito. Hindi maalam sumunta ng sinelas, malugi tayo dito. Yung isa, pinadala. No, parang ganyan yung business. Ew! May langgam! Alam mo yung isa? Very busting! Ikaw, pumunta ka ng Mindanao at magbenta ka ng sinelas. Pagkalimang, pagkababa pa lang, ganito karami yung nakitang tao, walang sinelas. Sabi niya, "Boss! Ano ba to? Bigyan mo ako ng dalawang linggo. Marami tayong mabenta. Bakit naman? Yung mga tao hindi maalam magsuot ng sinelas. Tuturuan ko silang lahat magsuot ng sinelas." Nakadepende sa attitude mo. Nakadepende sa pagkakataon kung ano nakikita mo. Kapag ikaw ay nakakaramdam ng hindi maganda, magpasalamat ka pa rin. Bakit? Magandang attitude yun, lalo pag yes, apply ka kay Lord. Yeah. Alam mo, my friend, yung tao na yon na nagsabi na, "Boss, bigyan mo ako ng dalawang linggo." Pagkakuha niya po, tinuruan niya lahat yung mga tao doon. Alam niyo, isa lang ang kinuha niya. Nung pinasubok niya ng sinelas, sabi niya, "Try mo po magsuot ng sinelas. Maganda po ito." Yung isa parang duda pa, pero sumubok. Pagkasubok niya, sabi niya, "Ala, ang ganda palang magsuot ng sinelas. Kaya kayo mga kababayan, magsuot kayo ng sinelas kasi maganda." Ano? Sisang yung naman, yung negatibo, yung positibo. Positibo! 100% attitude ka. Kapag sinabi ng apply, mag-training ka. Kasi bakit? Hindi ka naman yung ipapahamak eh. Pinahamak ba ako ng upline ko? Pinahamak ba ako ng mga higher upline ba? Anong ginawa nila? Tinuruan nila ako kung paano magpasali ng ating na katulad ko. Paano ka makapagpasali ng mga taong negatibo na kagaya ko dati eh, ayaw ko mag-aral? Tama ba? Yes! Tayo na lang. Ayaw ko dyan. Tama po ba? Oh, ang masarap. Dapat yung attitude natin 100%. At ang pinakamaganda po, meron po tayong good learning listening attitude. Yes! At ang the best, kapag sinabi ng upline, training. Pag sinabi ng main office. Pag sinabi ng upline, team building. Huwag ka nang kumontra. Bakit hindi ka naman tuturuan ng mali? Bakit ituturo sa'yo kung paano magtagal.